Marami na sigurong nakakaalam kung ano ang tungkol sa tinaguri ang pinaka nakakatakot na daan sa buong Pilipinas. Ang Balete Drive. Ito ang nagdudugtong sa Espanya Extension at sa Aurora Boulevard. Sa tagal lang na mga maigpagyang kwento na yan, napagdesisyonan ng team namin na gumawa ng isang research para alamin kung ano nga ba ang pinagmumulan ng babae nagmumulto doon. 10 years ago, may paranormal group kami. Gumagawa rin kami ng mga magazine tungkol sa mga nakakatakot na karanasan. Siyempre, kasama na yung mga ibang nilalang na hindi pa nalalaman ng mga tao. At isa ang Balete Drive sa na-feature sa isa sa mga magazine namin. At dahil marami kaming resources, tinuloy namin ang pagpunta sa Balete Drive. 6 sa team namin nagpunta sa mismong araw ng mga patay. Sa unang dating namin doon, nag-shoot lang kami para sa dokumentary namin yon. Sa gabi pa lang na yon, nakaramdam na kami ng kakaiba. Base sa paranormal expert namin, si Hansel, habang nasa tapat kami ng Balete, bigla raw lumitaw yung babae. Para daw pinanood lang kami, hindi namin namalayan yon. Kasi normal lang naman si Hansel. Hindi na lang niya kami sinabihan para daw hindi na kami madistract. Pagkatapos daw po nun, biglang nawala yung babae. Hindi nga raw makilala ni Hansel kasi yung mukha raw ng babae puro daw dugo. Mga ilang oras din kami nandoon. Sinuway na nga kami ng mga pulis na rumoronda kaya umuwi na rin kami agad. Nung nasa van na kami pa uwi, may naramdaman na naman po kami kakaiba. Yung bandang likuran po kasi ng van, bakante yun. I mean, nagayal lang siya ng mga gamit namin, kaya wala pong tao doon. Pero maya-maya lang po noon, si Enchong, yung driver po namin, pinagalan yung pagmamaneho. Ang sabi niya, parang may sumama raw sa amin. Siyempre kami naman, lumingon agad sa likuran. Wala kami nakita. Pero may bag kami doon, nabigla na lang bumagsak. Sabi ni Hansel, hayaan lang daw namin. Yung white lady raw yun, sumama sa amin. Sinubukan kausapin ni Hansel, pero hindi raw nasagot. Hindi po namin nakikita yun. Pero base kay Hansel, nasa likuran daw siya. Nakaupo, at nakikipagtitigan sa kanya. Maya-maya lang din daw, nawala na rin yun. Nakauwi naman po kami ng ligtas noon. Hindi rin naman po siya nanakit. Pangalawang gabi ng pagpunta namin, buo pa rin kami ng team. Pero may nadagdag na isa, si Lisel. Siya yung baguhan sa amin. Madalas din makakita ng mga kaluluwa. Pagbaba pa lang ng pagbaba namin, nakaramdam agad kami ng panlalamig. Kinumpirma ni Lisel at Hansel na noong mga sandaling yun, nasa paligid nga lang daw yung white lady. Pero hindi kami nagpapigil. Nagsimula kaming i-check kung ano ba talaga ang meron sa Balete. Habang nakapalibot kami sa puno, bigla na lang may naramdaman ako. May humawak sa may balikat ko. Malamig na malamig yung kamay. Tapos ang bigat din. Hindi na ako lumingon kasi matik na yun. Normal na lang sa amin yun. Madalas talaga, kapag may ginagawa kaming ganun, halos lahat sa amin, pinaparamdaman. Sabi ni Hansel, paraan daw ng mga kaluluwa yun para kilalanin ang isang tao. Maya-maya po, si Michael naman yung nakaramdam. Parang may humila sa panyo niya na nakalagay sa ulo niya. Hindi lang yun, para din daw may pumatid sa kanya. Buti na lang, hindi siya natumba. Ang huling pinaramdaman, si Wenalyn. Mas malala ang pagpaparamdam sa kanya kasi may humila ng buhok niya, parang sa bunot na rin. Pero kahit na ganun pa man, hindi kami natakot o natarinta. Ang kinakabahan lang talaga nun, si Lisel. Kasi nga, baguhan pa lang siya sa ganun. May nilabas sa kandila si Ansel. Hindi niya masindi-sindihan yung kandila kasi kusa na lang na namamatay
kahit wala namang hangin. Pero si Hansel, nakiusap. Tsaka niya lang nasindihan. Nasa harapan kami ng puno ng balete. May mga dumadaan naman, pero wala silang pakialam. Nakatingin lang sa amin. Kailangan lang namin magbadali noon. Kasi baka maya-maya noon, masita na naman kami. Sino ka? Biglang humangin na malakas pagkatapos magsalita ni Hansel. Yung mga dahon, parang kusang gumagalaw. Ang ingay, hindi na makapag-focus si Hansel. Natatakot na siya noon. Nanginginig na. Kausapin mo ako. Hindi ka namin sasaktan. Yung white lady daw, tahimik lang. Lalo lang lumakas yung hangin. Sa pagkakataong yun, tumugo yung ilong ni Hansel. Namatay na rin bigla yung kandila. Nagsibitawan lang kami sa pagkakahawak. Tapos, inutusan kami ni Hansel na bumalik muna kami sa van. Nagpaiwan si Hansel. Nakatayo lang siya sa may tapat ng balete. Kita na namin na parang may kinakausap siya. Ang sabi ni Lisel, iyong gustong kausapin ng babae, si Hansel lang daw. Nanonood lang kami kay Hansel. May tiwala naman kami sa kanya na hindi siya mapapahamak. Sa dami na kasi ng naging project namin, never siyang nasaktan. Mga minor lang, pero wala namang malala na nangyari. Maya-maya po, napansin namin na lumingon sa amin si Hansel. Tapos, biglang sumigaw si Lisel. Tinanong namin siya kung bakit. Nakita na lang namin na si Hansel tumatakbo palapit. Ayun pala, nasa likod na namin yung white lady. Pero bigla lang din daw pong nawala. Nung gabi na yun, nagayaan ang umuwi si Hansel. Base sa kanya, ayaw makipag-usap ng kaluluwa nung gabi na yun. Babalik na lang daw kami kapag naramdaman na daw po nila na pwede na sila makipag-usap. Nang nakauwi na po kami sa bahay nila Hansel, si Lisel bigla pong hinimatay. Dahil doon, kumuha kami ng kantilang itim. Sinindihan po namin. Tapos, pinatakan si Lisel sa dibdib at noo. Maya-maya lang, nagising na agad si Lisel. Takot na takot. Sabi niya, nagpapakita raw yung white lady. Sa isip niya, siya raw yung ginugulo. Gaya ng karanasan namin noon, kung sino talaga yung natatakot, siya talaga yung madalas ginugulo ng mga multo. Mas madali kasing pasukin ang katawan nila, kaya kailangan talaga sa ganitong linya patibayan ng loob. Hindi kami nakatulog noon. Pinag-usapan namin kung ano yung gagawin namin. Unti-unti na kasing nagiging seryoso ang project namin. Sa bahay nila Hansel, meron kaming sariling kwarto roon. May dalawang double deck, tapos yung iba sa lapag na lang. Kwarto talaga yun ni Hansel. Pero ginawa na naming hideout. Humiga na kami lahat. Alas 3 na ng madaling araw noon. Matutulog na kami. Madilim na noon. Sa sulok ako nakahiga. Katabi ko sa Wenalyn. Sa taas ng kama namin, walang nakahiga. Umuwi kasi yung dalawa namin kasama. Habang nagpapaantok, bigla akong minakita. May paa sa taas ng kama. Hindi ako pwede magkamali. Paa ng babae yun. Hindi naman ako natakot. Kasi may time talaga na nakakita rin ako. Depende siguro sa sitwasyon. Gising pa si Ansel noon. Nakita ko sa kabilang kama. Iksa-cellphone siya. Kaya tinext ko siya. Humarap siya agad sa kama namin. Sumenyas ako na may tao sa itaas. Bakit mo kami sinundan? Nung nagsalita po si Hansel, nagising po ang lahat. Anong kailangan mo? Sa sobrang takot, si Lisel napatakbo sa amin. Sumiksik po siya sa may sulok namin. Noong mga sandaling yun, hindi ko na nakita yung multo. Pero ramdam namin siya. Nasa loob lang siya ng kwarto. Kumilos lang kami na normal. Inisikaso lang namin si Lisel kasi baka himatay na naman. Kung wala kang balak makipagtulungan sa amin, umalis ka na.
Huwag mo silang takutin. Umalis ka na. Kami ang pupunta sa'yo bukas. Pagkatapos sabihin ni Hansel yun, sakaling nawala yung multo. Kung tutuusin, pwede namin siyang kausapin mismo sa loob ng kwarto namin. Pero kasi bawal na bawal. Baka kasi masanay at hindi na umalis. Ang naging lagay, hindi na rin kami nakatulog lahat. Inumaga na kami. Nagplano kasi kami. Ang gusto lang naming malaman kung ano talaga ang history, kung saan at ano talaga ang pinagmulan ng kwento ng white lady sa Balete Drive. Kaso, ayaw talagang sabihin, nagmamatigas yung white lady. Kaya ang ginawa namin, naghiwa-hiwalay kami. Yung iba, naghanap ng mga tao na nakakaalam ng history. Kaming tatlo nila sila at Hansel ang magkakasama. Pagdating ng hapon, pumiyahe na kaming tatlo. Wala nang tulog-tulog. Handa na rin kami noon. Gabi na nang makarating kami sa Balete Drive. Medyo na traffic kasi kami. Paglabas pa lang namin ng van, ramdam na namin yung bigat. Tatawid na sana kami noon nang biglang may sumadsad na motor sa harap namin. Mabuti, hindi masyado mabilis yung takbo. Tinulungan agad namin yung driver. Pinaupo namin siya sa may gutter. Maswerte na lang, wala siyang galos. Naka-full gear kasi siya. Ang sabi ng rider, kaya raw siya sumemplang. Meron doon kasing babae na umangkas sa kanya. Napatingin kami sa likod namin. Nandoon yung puno ng balete. Nang ayos na yung rider, nagpaalam na rin siya. Tapos umalis. Hindi na kami nagsayang na oras. Nagsindi na agad ng kandila si Ansel. Nilagay namin yun sa may tapat ng balete. Pumalibot kami sa kandila. Naghawak-hawak kami ng kamay. Magsisimula pa lang kami. Bigla na naman dumugo yung ilong ni Hansel. Ganoon din kay Lisel. Nakaramdam din daw sila ng sakit ng ulo. Ako naman, wala ako nararamdaman, kundi lamig lang. Sabihin mo sa amin kung ano nangyari sa'yo para matulungan ka namin. Mas lalo lang tumami ang dugo sa ilong nila. Tulo ng tulo. Pero sabi ni Hansel, wala raw bibitiw hanggit hindi namamatay yung kandila. At wala rin bibitiw hanggit hindi niya sinasabi. Lumakas na rin ang hangin nun. Pero habang tumatagal kami, mas nahihilo na sila at Hansel. Ako din, nakakaramdam na ng sakit ng ulo. Maya-maya lang po, may narinig na kaming sumisigaw. Hindi naman namin nilingon. Pero alam namin nun na mga tanod yun. Pinapaalis sila kami. Nadinig na lang namin sila na natrenta nang biglang pumagsak na sa lupa si Ansel. Pagkatapos, sumunod na rin si Lisel. Ako naman, makakatagal pa sana ako. Parang may naramdaman ako. Parang may umiipit sa dibdib ko. Kaya noong mga sandaling yun, nawala na rin po ako ng malay. Hindi na namin alam kung anong sunod na nangyari. Basta nagising na lang kami na nasa klinik na kaming tatlo. Pinagalitan kami ng mga tanod. Pero kalaunan, nang ayos na kami, pinauwi na lang din kami. Bumalik kami sa Balete kasi nandoon ang van namin. Pero hindi na namin tinangka na kausapin ulit yung white lady. Ang sabi ni Hansel, kailangan na raw namin tumigil. Kasi yung babae rin na multo, nagagalit na. At baka raw pag sumubok pa kami, malagay na kami sa alanganin. Nang makauwi kami, sina Michael at Wenaline nasa hideout na. May napagtanongan na raw sila. Base sa nakuha nilang info, yung white lady raw na nagpapakita ron, nasa gasaan daw mismo sa tapat ng Balete. Ang sabi ng napagtanongan nila, yung babae raw parang galing sa isang okasyon. Tapos medyo nakainom. Nang patawid na raw, biglang may humarurot na sasakyan. Tumilapon daw yung babae. Ilang meto ang layo. Buhay pa naman daw yung babae. Pero yung driver, ginulungan pa yung babae. Tapos, saka humarurot umalis.
May nakakita raw nun. Pero kahit nag-witness sila, hindi raw nila nakita yung plate number ng kotse. At kung bakit nagmumulta daw yun, kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli yung sumagasa. May mga nakapagsabi rin na napakarami na raw na naaksidente doon. Kadalasan, mga motor, tapos yung mga rider, mga lalaki raw. Gusto sana namin makatulong, pero kasi hindi kami hinahayaan ng multo. Hindi namin alam kung bakit. Ganun pa man, minabuti na lang po namin na hindi na makialam. Nag-focus na lang po kami sa ibang topic. Napakadelikado na rin kasi. Magmula nun, hindi na namin pinagtuunan yon. Hindi na rin kami dumaan dun. Yung experience na yun, yung nagpatunay na hindi lahat dapat pakialaman kahit paayos at mabuti ang intensyon mo. Sa ngayon, wala akong ideya kung nandoon pa rin yung multo sa Balete na yun. Wala na rin kasi mang usapin na tungkol doon. Pero kung sino man siya, nasal namin na sana matahimik na ang kaluluwa niya. At kung sino man yung nakasagasa sa kanya, sana pagbayaran na niya ang kasalanan niya.